Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan pa, kumusta po kayong lahat dyan? Welcome po sa ating online worship service. So meron lang pong konting pagbabago. You can set your own worship songs in your respective houses. Yan po ang inyong gagawin sa umagang ito. So kaya God bless po and enjoy the worship to the Lord. Okay, welcome po uli sa ating sa mensahe ng Diyos sa umagang ito. So, sa panahon po natin ngayon, marami po mga katanungan ang lumalabas. Ang sabi po nila, how long this will last? Gaano po ba ang itatagal pa ng ganitong sitwasyon natin? Naka-lockdown tayo, nakasarang lahat, puro nasa bahay lang tayong lahat. Yung iba naman, nagtatanong, what will happen after lockdown? So pagkatapos daw po ng lockdown, paano ba yung transition natin? Ano bang mangyayari? There's such a lot of things. May nagsasabi naman po, in 2021 is worse than this. Ibig sabihin, sabi nga po, grabe daw po ang mangyayari. So meron din naman na nagtatanong where this earth is going to. So saan daw po pupunta talaga ang mundong ito? Maraming nagsasabi, this is the fulfillment of this and that prophecy. Marami pong ganyan na naglilitawan ngayon. Saan nga ba dapat ngayon nakafocus ang ating mga isipan? So this is a test how God our thinking capacity, sabi nga, or our good our thinking capacity are. So kaya sa umagang ito, ang title po ng mensaheng ito, the empowered mindset. Ibig sabihin, having and maintaining the correct mindset sa ating po mga sarili. Ayon po doon sa talata na nasa Biblia, sa Colossians chapter 3, verse 1, ito po ang sinabi, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos, doon din ninyo ituon ang isip nyo, at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. So kung titingnan po natin, kinuha po natin ang talatang ito sa Book of Colossians. Ano po ba ang Colossians? So ito po ay isang simbahan na kung saan ay dumating po ang naging probably the missionary and founder of the church na si Epaphras at nag-report po kay Paul. Then Paul wrote a letter with Timothy doon po sa simbahan sa Colossus. So bagamat hindi niya man po binisit ngayon, pero tumatanggap po siya ng balita and reports mula kay Epaphras. So si Apostol San Pablo po ay nagsalita at sumulat patungkol po sa kalagayan nila. Positively, tinalakay po niya yung pananampalataya, yung pag-ibig, yung pag-asa. At kinilala niya, in-acknowledge niya that good news is bearing fruit and growing in them. So kaya lang, however, sabi nga po, Epaphras has apparently brought Paul news of serious problems at Colossae. So yung pong problema na yon, yung patungkol po sa mga false teachers o false teachings na kung saan sa panahon ito nilabel po yung tinatawag nilang Colossians heresy. So Paul is writing this letter to help the Colossians to deal with those problems. So Paul will deal with their problems one by one. So if first seeks to ground those Colossians Christians solidly in the basic of their faith. And Christ is the center of that faith. Yan po ang sinasabi doon sa mga unang chapter ng aklat po ng Colossians. So ang mga Colossians Christian, mas maintindihan nila ang nature and mission of Christ. Kung maintindihan nila ito, who Christ was and is. Kung anong dahilan, what Christ come to do for them, that understanding will give them a firm footing to deal with the problems with what Paul is concerned. Kaya sa umagang ito, may I read again doon po sa English yung mga talata na to na nabanggit. Ang sabi po niya sa Amplified Version in Colossians chapter 3 verse 1 to 4, sabi po niya dito, therefore, if you have been raised with Christ to new life, sharing in His resurrection from the dead, keeping seeking the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2, set your mind and keep focus habitually on the things above. Sabi niya, the heavenly things, not on things that are on the earth, which have only temporal value.
For you died to this world and your new life is indeed then with Christ in God. So when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. So two things we need to understand to empower our mindset this morning. Una, sabi nga po, understand the things above. Yan po yung sinasabi dyan na tinatalakay. Pangalawa, yung understand the mind that we have. So kung titingnan po natin, una, tingnan natin yung understanding o understand the things above. Dalawang bagay to understand this, the things above. Ang sabi po dyan sa verse, sabi po dyan, una, keep seeking the things that are above. Ang sabi po dyan. In verse 1, sabi po sa Tagalog, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang bagong at kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinuroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So the things that are above ay langit na kinaroroonan ni Kristo. Maliwanag, yan po ang sinasabi sa talata. This is a place where the Lord Jesus Christ right now sitting at the right hand throne of the Lord, of God the Father. Yan po ang sabi po dyan sa talata. So yung the word seek is present tense, which in the Greek indicates continuing action. Tuloy-tuloy po na nandun dapat sa ating kaisipan. So in other words, Paul is telling these Christians to seek and to keep on seeking the things that are above. It is a lifetime quest. Ibig sabihin po, ito'y habang buhay nating gagawin dapat. So as a consequence of their new life in Christ, these Christians need to lift their eyes from the mat of their feet to the stars above. They need to leave behind their concern with worldly things so that they might focus their concern on the things that are above. Above, after all, sabi po, is where Christ now lives and reigns. The same Christ with whom they were joined in baptism and resurrection. So dito po, ina-address po ni Apostle San Pablo, dapat ang concentration ay nasa mga bagay na nasa itaas o nasa sa kalangitan. Sabi po dyan, He is seated on the right hand of God, the place of great honor. Yun po yung sinasabing the things above. So yun yung pong una. Pinapatungkulan po yung mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo. Bagamat sa marami po ngayon, hindi yan masyadong sikat, pero sabi nga po, madalang nag-iisip, madalang nagdi-desire. Kaya nga po, yan ang sinasabi ni Apostle San Pablo, napakahalagang nasa ating isipan, lalo na tayo po ngayon sa panahong ito. Pangalawa, sabi po dyan, set your mind in the things above. In verse 2, in Colossians chapter 3, sabi po niya dyan, set your mind and keep focus habitually on the things above, the heavenly things. Not on things that are on the earth, which have only temporal value. Set your mind, sabi po sa Greek means po yan, this has to do with our understanding, attitudes, and mindset. Meron pong dalawang importanteng instructions. Sabi po dyan, keep seeking the things above and set your mind on the things above. So the earth right now so busy thinking of the things below. Kasi meron pong problema. Bagamat sa mga nakaraang panahon, kahit naman po walang problema, ang lagi pa rin niisip ng tao are the things below or the things on the earth. Well, normally, kasi nandito tayo sa earth. Pero hindi po ganun ang instruction ng Diyos. Ang instruction ng Diyos, sabi niya, mas mainam na ang sa isip natin ay mga bagay na nasa langit. Sabi ng Bible, seek the things above or the heavenly things and set your mind on the things above. So marahil sa panahon ito, yan po ang mensaheng gustong ipatid sa atin ng Diyos. Bakit nangyayari ang ganitong kasalukuyang nararanasan natin? Ang tao po masyadong focus on the things below, the earthly things. Alimbawa na lang po, marami pong kumpanya ngayon, wala nang itinitirang araw para ang mga tauhan nila ay makasamba at makagawa ng kanilang devotion sa Diyos. Kinukuha nilang lahat ang panahon. Walang common time of day off. Kailangan ang Diyos ang mag-adjust sa kanila, hindi sila ang mag-adjust para sa Diyos. Kaya ngayon po, may lockdown tayo, sarado tayong lahat. Di po ba maliwanag yan? Kasi bakit? We are just addressing on the things, all the things in this earth,
But we are not addressing, we are not giving that focus or thinkings on the things above. Alin po yun? Yung mga makalangit na kagustuhan ng Diyos. Kung magkukumpara tayo, gaano kalaking pagkakaiba ng langit sa lupa? Kailangan po natin itong maintindihan. Kasi bakit? Sa kasalukuyan, kasi baka hindi natin ito naintindihan sa ating kaisipan, ano bang difference ng langit sa lupa? Para ma-justify natin yung sinasabi sa ating set our mind on the things above. Ano bang meron sa langit na wala sa lupa? Ang sabi po sa Revelation 21 verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos, ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luwa sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan. Take this note. Sabi niya, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Yun po ang tinatawag nating the environment and the atmosphere and the life in heaven. So ano po bang pagkakaiba nito sa lupa? Diyan po natin pagbabasihan. Ang sabi po doon sa talata, walang kamatayan. Sabi po diyan sa verse, sabi niya diyan, at papayarin ang bawat luwa sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan. Ano pong pagkakaiba? Sa lupa, sa kasalukuyan po ngayon, marami ngayon ang namamatay. Hindi lang po sa isang lugar. Worldwide. Ibig sabihin, sa buong mundo, ang daming namamatay. Not just on time of pandemic case. These all true are the days of this earth. Merong mamamatay. Saan po? Dito sa lupa. Pero ang sabi niya, sa langit, wala. And that is the difference. Pangalawa na pagkakaiba po nila, sabi doon sa verse, walang dalamhati. Ngayon po dito sa lupa, ang daming nagdadalamhati. Habang may namamatay, may magdadalamhati. Ang sabi po doon sa verse, sa langit, walang pagtangis. Pero marami po ngayon sa atin sa lupa, maraming tumatangis. Yung pong mga namatay, hindi na po pwedeng ipaglamayan pa. Dinidiretso na sila marahil at yung iba doon po sa cremation. Paano pa nila tatangisan? Yun po ang pinakamasakit. No? Yun po yung makikita nating karanasan dito sa lupa, pero hindi po yun magiging karanasan sa langit. Ang sabi po rin niya, sabi niya dyan, walang paghihirap. Ang hirap ngayon ng buhay dito sa lupa. At ang sabi rin po ng Biblia, until the end of the earth, hindi po mawawala ang mahirap. Ibig sabihin, sa lupa, hindi po talaga mawawala ang mahirap. Pero sa langit, sabi ng Biblia, wala pong paghihirap. Sa langit, stable po ang kondisyon. Ibig sabihin, hindi po katulad dito sa lupa, unstable. Napaka-unstable. Ang dami po ngayon nagtatanong, di po ba, kailan ito matatapos? Instability. Kailan ito magwawakas ang pandemic? Hindi alam. Tapos, ito pa rin po yung maraming tanong. Anong mangyayari right after nitong mga lockdown? Meron din nagsasabi, there will be a worst thing that will going to happen this coming 2021. Ibig sabihin, instability po. Ibig sabihin, unstable po ang lupa. Hindi siya kagaya ng langit. At sa langit, ang sabi niya pa, walang masama. Pero dito po sa lupa, nandito ang maraming masama. Walang pag-aalala, pero nandito po sa lupa ang maraming alalahanin, especially this time. Mga kapatid, kung ikukumpara po natin, sabi niya dyan, marami pong bagay na pwede nating ikumpara ang langit dito sa lupa. Di hamak po doon sa simplong comparison na yon, ay mas maganda po talaga ang langit. That's why, ito yung ina-address ng Diyos sa atin. Sabi niya, set your mind on the things above. Seek the things above, ang sabi ng Panginoon o ang sabi ng kasulatan sa umagang ito. So kaya po dito makikita natin, well, sana po hearing this message, magkaroon tayo ng transition sa paglalagay po ng ating pag-iisip, sa pag-iisip ng maraming bagay. Kasi ang nakakalungkot lang isipin at tingnan,
ang paghahanda ng tao ay puro dito lang sa lupa. Puro pang lupang paghahanda. Marami walang pakialam kung papasok sila sa langit o hindi. Walang interest sa heavenly things, yung tinatawag po nating spiritual things. Ang interest, puro pang lupa, worldly. Sana this pandemic time, ito yung mag-develop sa atin. Yung seek the things above and set our mind on the things above. Sabi ng iba, hindi raw sigurado ang langit kasi wala pa raw galing sa langit na magsasabing may langit. Wow. Malaki pong pagkakamali yon. Nagkakamali sila kung nagsasabi silang wala pang galing sa langit. Meron na po. Merong nang galing sa langit, siya ay bumaba sa lupa, galing sa langit. In John chapter 6 verse 38, anong sabi? Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. So maliwanag from the mouth of our Lord Jesus Christ na hindi nagsisinungaling, na ang sabi niya, ako'y bumaba mula sa langit. So ibig sabihin, tutupo ang langit. Because sabi nga po ng Biblia, Jesus never been, never was, and we will never be a liar. Ibig sabihin, hindi po totoo na walang bumaba mula sa langit. Meron po ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesus po yon. Hindi siya nagsisinungaling patungkol sa langit. The Lord Jesus Christ spoke frequently of heaven. Ano po ba yung the things above na sinasabi niya during his time here on earth? Nung nandito siya sa lupa, ano ba yung mga kinukwento niya patungkol sa langit? Mga ilang bagay po na tingnan natin. Ano ang tinalakay ng Panginoong Hesus? Patungkol po doon sa langit o yung the things above. Ang sabi po niya, ang langit, this is a place of joy and rewards. He promised that those enduring persecution will have reward in heaven. Ang sabi po niya doon sa Matthew chapter 5 verse 11, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. In verse 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. So dito po makikita natin lugar ito na pagbibigay ng gantimpala sa dapat gantimpalaan. Yan po ang sabi ng Panginoong Hesus. Ito po yung lugar na kung saan pagpupugayan yung mga taong karapat-dapat at nagsakripisyo dito sa lupa alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya malaking katanungan po dito sa umagang ito, ikaw kaya, magagantimpalaan kaya sa langit? Ang tanong, bakit naman kaya ikaw ay gagantimpalaan sa langit? So, heaven or the things above is the place, sabi nga po, is a place of joy and rewards. Pangalawa, ano pong sinabi ng Panginoon Jesus about the things above or about the heaven? Ang sabi po niya dyan, it is a place of eternal treasure. Ito po'y lugar ng walang hanggang kayamanan. Ang sabi po sa Matthew chapter 6, verse 19, sabi niya, huwag kayong maghimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Ang dami po niyan na naghihimpok ng mga kayamanan yan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. In verse 20, sa halip, maghimpok kayo ng kayamanan sa langit at do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat in verse 21, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So ang langit, lugar din ito ng pag-iimbak ng mga kayamanan. Maraming kayamanan lang sa lupa ang buong pansin ng marami. Kapag namatay, nakakalungkot po, hindi mo naman po doon madadala at maiimbak. Pero sabi ng Panginoong Hesus, heaven is a place of eternal treasures. Ang tanong pong hamon sa umagang ito, nakakapag-imbak ka ba doon? And how? Pangatlong idea na sinabi ng Panginoon
what is heaven, or what are those things above? A place of Christian eternal residences. Ito po ay lugar na kung saan doon talaga maniniran ng walang hanggan ang mga Kristiyano o mga anak ng Diyos. In living earth environment, He promised to prepare a place where the faithful might ultimately be with Him. Ang sabi po doon sa John, chapter 14, verse 2 to 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. Ang dami pong magagandang bahay sa lupa. Yung iba, nakatayo na. Yung iba, obsession pa lang o pangarap pa lang. Ito pong mahalagang tanong. Sa langit kaya, may lugar ka na? Naisip mo ba na ikaw ay titira doon? Permanently and eternally? O naitanong mo na ba yon? Anong sagot? Meron ka ba talagang a very prepared place there in heaven? Ang langit po is a Christian's eternal residences. We understand now the things above, ayon po sa ating Panginoong Jesucristo. Lugar ito ng joy and sabi nga po, rewards, a place of eternal treasures, and a place with, sabi nga po, a Christian eternal residences. Kaya sana yan po ang mailagay natin sa ating isipan at yan ang igit nating mapagandahan. Sana itong magawa natin. Ang sabi po doon sa Colossians chapter 3 verse 2. Set your mind on the things that are above, not on the things that are on the earth. Having and maintaining correct mindset, kailangan po nating maintindihan ano ba ang nasa itaas, hindi lamang po kung ano ang nasa lupa. Ang dami po natin ngayong tao, kulang na kulang ang interes at ang pag-aaral sa mga bagay na nasa itaas which are eternal. Kaya sana ito pong pangyayaring ito, itong karanasan nating lahat na to worldly, entire word, yan po ay magbigay sa atin ng motivation to really seek, learn, and put in our mind those things that are above. Pangalawa, para sabi nga po ay ma-empowered yung mindset natin at magkaroon po tayo at having and maintaining the healthy mindset that we have. Una, understanding, naintindihan po natin the things above. And second, yung understand the mind. Ano po ba bakit in-emphasize yung bagay dyan at in-emphasize din po yung mind dyan? Sabi po dyan, una, kung iisipin po natin at iintindihin, the mind is the stimulus of our decisions in life. Ibig sabihin, walang galaw na hindi dumadaan o sumasagi sa ating mga kaisipan. Kaya nga tinawag siyang central nervous system. And even in Proverbs 23 verse 7, ang sabi po niya dyan malinaw, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano daw ang nasa isip niya, ay ganun siya. In Tagalog, sabi Proverbs 23 verse 7, sapagkat kung anong iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Ibig sabihin, sa isip pumapasok ang idea. Sa isip nabubuo ang plano. Sa isip mauudyok ang anumang gagawin ng tao. Kaya mahalaga ang uri ng laman ng isip mo at ng isip ko. Kung heavenly ang laman niyan, heavenly rin ang igagalaw niyan. Kung holy ang laman niyan, holy rin ang igagalaw niyan. Kaya mahalaga po, ano po ba yung isipan? Yan po ang papel ng ating mga kaisipan. Meron pong dalawang battling controllers of the mind na nag-aagawan sa ating buhay. Yung tinatawag natin una, the flesh that controlling the mind. Sometimes just the flesh which is controlling us. It is Satan who is using our flesh to control us. Yan din po yung kanyang ginagamit.
Anong sabi sa Ephesians chapter 2 verse 3? Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Ibig sabihin, ang isipan po ay pwedeng maging masama o impluwensyahan ng masama. Kaya sabi diyan, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. And even in Colossians chapter 1 verse 21, sabi po diyan, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. So ibig sabihin, pwede po ang mind ay maging masama. That's why meron pong tinatawag flesh controlling the mind. Kaya ingatan po natin siya. Pwede siyang lagyan, pwede siyang impluensyahan ng masama at maging masama ka. Pangalawa, the spirit controlling the mind. We need to be led by God, by His Spirit, to live a victorious Christian life, a life it's God wants us to have. In 1 Corinthians chapter 2, verse 16, sinong nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sinong makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ibig sabihin sa talata pong ito, it is very much possible that the man or person having the mind of Christ, ibig sabihin, pinapermit ng Diyos, ina-allowed sa atin ng Diyos na kung paano ang laman naging isip ng ating Panginoong Jesucristo ay maging ganun din ang laman ng ating maging isip. And that's a great and bigger blessing for all of us. And even in Ephesians chapter 4, verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ang sabi niya, magbago na kayong diwa at pag-iisip. Well, ang magandang balita, ang pag-iisip po kung naging masama, ay pwede naman din pong baguhin at mabago ayon sa panuntunan at pamamaraan ng Diyos. So ibig sabihin, posible po ng mga isipan natin na yan, ay sabi nga po, ma-empower sa mabubuting bagay para tayo maging mabuting tao. Then in 1 Peter chapter 1 verse 13, kaya nga hihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Ibig sabihin, the mind should be prepared. Or isang bagay na ginagawa natin is preparing every now and then our mind. Kung tutuloy ko po yung verse, sabi niya, maging mainaon kayo at lubos na umasa pagpapalang tatamuin ninyo kapag nahayag na si Kristo. I like that word, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. So maliwanag po dito, ang isipan po natin, this is the stimulus of our every single decisions and action. Kaya lang, kung dyan po nanggagaling ang ating mga paggawa at pagdidesisyon, dapat maayos siya para maayos ang desisyon natin. Dapat malinis siya para malinis ang mga ginagawa natin. Dapat banal siya para banal ang mga ginagawa natin. And that's why, sinabi po ng Panginoon, that's all possible. Kaya yun ang sinabi po dyan, napakahalaga to understand the mind. To conclude this message this morning, ang sabi po ng Diyos sa Hebrew chapter 8 verse 10, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Maliwanag po ang intensyon ng Diyos. Saan? Sa isip. Yung puso po and mind interchangeably ginagamit po yan. Sabi niya, itatanim ko sa kanilang pag-iisip. Ang isipan po alam ng Diyos tinatamnan. Dapat alam din natin na dapat yan ay natatamnan. Isusulat ko ito sa kanilang puso. And then, anong mangyayari? Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Unless God will be put in our mind, unless God will be put in our heart, hindi natin siya magiging Diyos at hindi tayo kanyang magiging bayan. Mahalaga maitanim sa isip at puso natin ang Panginoon. Mahalagang masulatan ng salita ng Diyos ang ating puso at isipan, sa ganoon magiging Diyos natin siya.
How to develop the mind that's set on things above? Una, kung anong pinag-aaralan ng tao, yun ang maitatanim sa isip niya. Kaya dapat nating aralin o dapat mong aralin lagi ang mga bagay ng langit. Pangalawa, kung ano ang sinasagawa ng tao, yun ang maitatanim sa isip niya. Kaya dapat isagawa mo lagi ang mga bagay ng langit. Pangatlo, kung ano inuulit-ulit niya, yun ang maitatanim sa isip niya. Kaya dapat uulit-ulitin mo ring pag-aralan at isagawa ang mga bagay ng langit. Having the understanding of the things above and having now the understanding of the mind, yun po ay parehong nakaangkla, nakaangkor sa ating Panginoong Jesus. Hindi po tayo magiging interesado at maghahanap ng mga bagay na nasa itaas o nasa langit. At hindi rin natin pwedeng itanim yon sa ating isipan unless na dumaan po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At lalong hindi po tayo makakarating sa langit unless the Lord Jesus Christ ang magdala sa atin noon. Kasi ang sabi po niya, in John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Yes, pwedeng maging laman ng ating isipan ng things above, but that is not automatic na makakapunta ka doon ng basta-basta lang. Kailangan po natin ang ating Panginoong Jesus. And to be more sure of that, sabi po doon sa John chapter 6 verse 47, "Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan." Right thinkings leads to having the manifest presence of God in our lives through the Lord Jesus Christ. Godly thinkings brings peace and life to us and identifies us as true believers through the Holy Spirit. And more importantly, if we're going to live a godly life, it starts with a godly mind through the Word of God. Kaya kapatid, sa umagang ito, sana sa pamagitan po ng mensaheng ito na empower ang ating kaisipan. And don't forget, lahat pong ito ay dadaan sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa kayo po ay napagpala sa mensaheng ito ng Diyos sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, once again for this wonderful service and worship na ginagawa po namin. Marami pong salamat sa kabila po ng ganitong mga kapanahunan, mangyayari. Kami pa rin po ay sadyang nakakasamba na iba nga lang po ng konti kasama ng aming mga kanya-kanyang pamilya. We thank you, Lord, dahil alam namin ikaw ang nakakaalam, nakakontrol ng maraming bagay. Kaya nagpapasalamat din po kami sa mga sitwasyon katulad nito dahil bago po ito sa amin at alam namin may dinidrive ka sa mga buhay namin. Minsan pa nawa maging kasangkapan ng mensaheng ito. Hindi lamang kami na nanonood ngayon kundi ang lahat. Nadalangin po namin na maging abala hindi lamang po sa mga bagay sa lupa, kundi maging magkaroon sila ng kabalahan, pagnanasa, pagnanais, pagsasaliksik at pagsasaisip ng mga bagay na nasa langit. Dalangin po namin naway maging kasangkapan ang ganitong pangyayari at panahon upang kaming lahat, una, kami po yung mga anak na pinagarian ng aming Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng pagnanasang ibahagi ang kaligtasan ng mabuting balita, ang bagay na nasa langit. Pangalawa, mga tao po ngayon na dalangin namin, bagamat sobra po ang paghahanda, sobra ang pagbibigay ng lakas, sobra ang pagbibigay ng panahon para sa mga bagay na nandito sa lupa, dalangin din po namin na sila rin po ay magkaroon ng kaliwanaganan at mabuksan ng kanilang mga kaisipan upang sila o Diyos ay magbigay din po ng panahon. Hanapin ang mga bagay na nasa langit at iset sa kaisipan ang mga bagay na nasa itaas. May you continually bless us, Lord God. Dahil ito po ang sadyang nakakatiyak na magiging eternal blessing ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa umagang ito. Binibless ko po ang bawat tahanan,
na ngayon ay sumasamba. May you continually bless them sa kanila pong mga family prayer gathering, sa kanila pong mga downwards, sa mga personal devotionals na ginagawa. May your presence be continually upon them, O Lord God. Salamat po. Salamat po, Diyos. I declare all these things and pray all these things, Lord, in Jesus' name. Amen. Can keep us apart.